Nasa 5,000 residente ang ligtas na nailika sa northeastern border city ng Sumy, kabilang ito sa mga lugar sa Ukraine kung saan nakapagsagawa ng civilian evacuations, gayon din sa Kiev region, habang pinairal ang 12 oras na tigil putukan araw ng Miyerkules. Dinala sila sa mga lugar sa bansa na kontrolado ng pamahalaan ng Ukraine. Ayon sa mga otoridad, susubukan nilang maglikas pa ng mga sibilyan sa pamamagitan ng humanitarian corridors, kabilang na ang mga residenteng naipit sa nakubkob na southeastern port city ng Mariupol. Umaapila naman ang Ukrainian Foreign Minister sa Russia para sa agaran at pansamantalang tigil putukan upang mabigyan daan ng power restoration sa Chernobyl Nuclear Power Plant. Kung di agad mariresolba ang electricity outage, aniya maaring magresulta ito sa leaked radiation. Samantala, ipinagbawal naman ng Ukrainian government ang wheat exports. Ito ay upang matugunan ang pangangailangan sa supply ng pagkain at maresolba ang kagutuman sa bansa bunsod ng digmaan. Muli namang umapila si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng international support para sa pagkakaroon ng no-fly zone at maprotektahan ang kaniyang bansa sa ibayo pang pag-atake ng Russia. Aniya, nasa maximum level ang banta ng Ukraine sa loob ng 2 linggo. Повторюю партнерам, якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за цю катастрофу, масштабну гуманітарну катастрофу. Росія використовує ракети, авіацію, гвинтокрили проти нас, проти цивільних людей, проти наших міст, проти нашої інфраструктури. Це гуманітарний обов'язок світу реагувати, але рішення немає. Gayunman, isinantabi ng mga kalyado ng Kyiv ang pagpapatupad ng no-fly zone sa Ukraine kabilang na ang Estados Unidos at United Kingdom. Ni Seth Bendanya, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.